meron akong idea. Love song, di ba? Para kay Mamsi at Papi. Bakit hindi mo na lang yun i-visualize? Ito, mag-isip ka ng isang pagkakataon sa buhay mo na nakita mo o naramdaman mo ang pagmamahal. Tansyahin mo lang. Kasi yung love, pare-pareho lang naman yun, di ba? Pagmamahal ay pagmamahal. Sige, okay. Tama ka. Sige, tara ha. Approximate an idea of love. Isip ng pagmamahal. Bakit naman? Wala pa rin lumalabas na salita eh. Tungkol ba sa fiancé mo yung inisip mo? Baka naman kasi hindi ganun ka-powerful yung love na inisip mo. Serena? Serena! Alam mo, tingin ko masyado nating pinipresyo yung mga sarili natin eh. Kaya di masyadong nagiging inspirational yung pagtugtog ko. Ito na lang gawin natin. Makinig tayo ng love song. Okay ba yun? Okay. Tingnan natin kung anong idea ng ibang tao tungkol sa pagmamahal. Ito. Hanap tayo. Okay lang ba? Hmm? Okay, sige. Okay, ito. Ito. Galing ka lang. Never lets me see. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Mabagal ang ikot ng mundo. Umawit ang mga ipon. Lumiliwanag ang madilim na paligid. At sinisigaw ng puso mo na siyang mahal mo.
na siya ang gusto mong makasama sa happily ever after na pinapangarap mo. Yan. Yun ang pagmamahal para sa akin. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel. Are you okay? Ang taong malapit sa puso ko. Okay. I'm sorry if I made you sad. Dapat masaya ka. Kasi dahil sa'yo, I realized kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. I may not remember, but at least now I know what love is. That love can become a foundation para sa lyrics na gagawin ko. Palagi ka naman na pwede. Writing it. Again, thank you. Sige. Pasensya ka na. Ang dami kong natutunan sa sarili ko. Thank you. Good night. Sige, good night. Good night. Ingat.
Ako, hindi ako magpapanggap na alam ko lahat ng kasagutan sa mga tanong mo, my dear brother. Pero yung move on nyo, parang false premise yun eh. Nag-move on ka dahil naniniwala ka na nagmahal na siya ng iba. Bakit? Makakawala pa sa likod kung nararamdaman ko. I should be hanged by Gibbet. Pinibetray ko si ate. Or am I overreacting? Better if I sleep na lang dahil bukas, I'm sure wala na to. This is bad. This is very, very bad. I really need to talk to him just to set the record straight. Ay, no, talaga to si JJ. Sinabi na nga, ilan pa si pinagkainan dahil nangangamit ulang dito si Ruby. JJ, napakulit. Bata eh. Ano ko, magaling naman. Magic, magaling. Brother Tol? Uy! Brother Tol! Gising! JJ! Uy, JJ! JJ! Brother Tol! Uy, JJ! Nakatuwa din lang ako dito! Uy! Simon? Iisipin ko, you're a pervertito. Or maybe a prostitute. Pervertito! Nena, cos'è successo? Why is he smiling? Is he taking it as a compliment? Mamma mia. Uy, pasensya ka na talaga. Nakakaya talaga eh. Don't worry. May na ka naman dapat di kahiya. Kasi, ano mo naman, hindi ako masyadong nag-workout eh. Pero, okay naman itong katawan ko. Solid. I'm not talking about your body. I mean, hindi ka dapat mahiya because nangyayari naman lahat yan sa lahat. I mean, lahat naman minamalas o nagkakamali tulad mo. Deny ka pa. Maganda naman katawan ko, ah. Stomach intended. Huwag kang hihinga. Huwag kang hihinga, okay? Stomach in.
ka na. I'm not looking at your non-existent abs. Yung sugat mo ang tinitingnan ko. Oh. Ito, ano, nakuha ko to nung bata pa ako. Eh, di makuha sa Cebu de Macho eh. Kaya, ganun. Taking them so long. Hindi ko rin alam eh. Okay. Ganda ng araw, no? Sabi ni JJ, last stop na daw natin to, tapos break muna bago tayo mag-resume ulit. Mamasyal kaya muna tayo. Yung tayong dalawa lang, kasi pag tutor tayo, hindi na tayo nakakapamasyal. May sasabihin sana ako sa iyo. I'm out of town. Please tell me the problem and I'll get back to you as soon as I can. Hello, this is Serena Marquesa. Just call me back when you have time. I'm having a dream. And I think it's more than just a dream. Tayong dalawa. Eh, pag nag-tutor tayo, hindi naman tayo nakakapamasyal, di ba? Tayo sa trabaho. O kaya, pag may next location na, mauna na tayo din ng mga 1 to 2 weeks para makapag-ikot-ikot tayo, makapag-liwaliw. Sasabihin mo Simon. Alam ko na mahal mo pa rin siya. Alam ko na mahal mo pa rin ang kapatid ko. Mo pa rin si Serena. Alam ko na mahal mo pa rin ang kapatid ko. Pero hindi na naman mahalaga yun eh. Na siya yung una mong minahal. Kasi engaged na siya. Ikakasal na siya si Moon. Babalik na siya ng Italia. Jill, hindi ko naman sinasabi sa'yo to dahil gusto kong makapagbalikan sa akin eh. Jill, sinasabi ko sa'yo to dahil
Pero gusto ko magpakatotoo. Hindi tayo pwede magka-relasyon. Kasi mahal ko pa rin siya. Simon, di ba sinabi ko naman sa'yo, maghihintay ako. Simon, maghihintay ako. Hihintayin kita. Hihintayin kita, Simon. Bumuti man ang ukbo, bumaligtad man ang ikot ng mundo, Simon. Hihintayin kita. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Jen. Talagang gusto mo nang tapusin to ngayon. Sige. Pero Simon, hindi mo ako mapipigilan na mahalin ka. Dahil hindi ako titigil. Kaya nga pagmamahal, di ba? Kasi magmamahal ka kahit walang sure. Basta, pag ready ka na, sabihan mo lang ako first in line ako sa'yo, ha? Sige na, mag-ayos na akong gamit. Pasensya na po. Bawal po kayong pumasok dito. Pare. Pare. Parents ko yan. Sige po, pasok na po kayo. Okay. Madam, just a minute. Ma'am, is there a problem? Kanina ko pa napapansin, parang antahimik nyo. Oo nga, ma'am. Baka makatulong kami. If there's a problem, we can solve it. Something's happening. Meron silang tinatago sa akin na hindi ko alam. And I don't like it at all. We can investigate. I used to be a spy. Talaga? Ano naman inspiyahan mo? If I tell you, I have to kill you. Just keep your eyes and ears open. Kung may mangyayari, sabihin niyo sa akin. Okay? Roger, ma'am. Excuse me. Good luck na ako sa ate ko. Pwede. Sorry. Muna na kami. Halika na. Jel, kung hindi ka komportable na nandito ako, pwede naman ako umalis eh. Simon, itong tour na to ay para sa launching nating dalawa. Maging professional na lang tayo. Jel. Hindi naman dahil mahal mo si Serena, hindi na natin tutuloy mga plano natin, di ba? Anak, yung cellphone ko na iwan ko kanina dito, asan kaya yun? Oo, yun. Okay. Bunso, kanina ka pa dyan? Hindi. Na, alika na. Kakanta na ate mo eh. Alika, doon na tayo. Muna na tayo. Good luck. Okay, good luck ha. Thank you.
Dahil itong susunod na kanta na to, ialay ko sa inyo. Paborito ko to kasi kanta namin to ng papi ko. At itong kanta na to ay para sa mga taong sawi sa pag-ibig. Meron ba mga sawi sa pag-ibig dito? Itong kanta na to, inaalay ko sa inyong lahat. Sa mga simpleng tao lang. Mga normal na tao lang na katulad ko. Na kahit kailan, hindi magkakaroon ng ngiti ng isang anghel na hindi ka panipaniwala. Para sa inyong lahat to. Mahilig kayo sa magagandang lalaki. Mahilig kayo sa magagandang babae. Uh-huh. O ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung sa inyo, pakinig na lang kayo sa sasabihin ko. And it goes a little something like this. Here we go. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangan at ibigin mong muna ang isang pangan na talagang di mo matanggap. At huwag ang lalaki na iyong pangarap. Kung bakit ko sinabi to ay simple. At sa labi, ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya bakit na lalaki ang hanapin mo tayo? Kung hindi, sige ka, ang puso mo'y mabibiyak. Kawalay ba na bakit hindi ka iiyak? Humanap ka ng bakit? Humanap ka ng bakit? Humanap ka ng bakit? Expect tayong makipagkita sa opisina niya. Eh, buti na lang din yun para malaman na niya yung problema. Eh, ikaw naman kasi, Brother Tol, alam mo naman, hindi pwedeng pagsabayin ang love life sa trabaho. Kaya ako pag nag-o-overtime, doon na lang sa bahay ng girlfriend ko eh. At tama mo, work is work. Life is life. Love is love. Ba? Eh, kasi naman kahit hindi nyo naman po sabihin, halata namang may problema po eh. Pamilya pa rin po ako, di ba? And I think I deserve na malaman kung may nangyayari na nakaka-apekto sa lahat. Right? Serena, anak. Break na kami ni Simon. What? Ano? Joke yan, joke yan. I knew it! Why didn't you tell me? Pero bakit naman ate? Ayoko na muna sanang pag-usapan. Excuse me. Anak, pag-usapan. Sabi ko na nga ba eh. Una pa lang eh. Nahahalata ko na eh. Tama na. Gatong ka pa eh. Ako ba talaga ang dahilan? Or am I just being too... Sumera.
Mas mahirap manindigan laban sa pagmamahal. Sinasabi nga nila, di ba? Love is the most powerful force in the universe. Ibang kaya mong tiisin yung nararamdaman ng puso mo? Pigilan mo yung sinisigaw ng puso mo? Tiisin mo na yakapin yung taong mahal mo kahit ilang di pa lang yung layo niya sa'yo? Kasi mas naniniwala ka, mas magiging mabuti ang buhay niya kung hindi ka niya nakilala. Mas magiging masaya siya kung hindi ka niya kasama. Yun ang mas mahirap, anak. Yun ang mas tunay na pagmamahal. Yung kaya mong hindi maging masaya para lang maging masaya ang taong minamahal mo. Kaya huwag na huwag mong sasabihin duwag ka na wala kang paninindigan. Kasi para sa akin, sa kanila na lang yung Prince Charming nila na sasagot sa prinsesa para magkaroon ng happily ever after. Mas pipiliin ko yung Ten-Ten na nais maging masaya ang kanyang prinsesa kahit pa isakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan. Ngayon anak, dead man na lang sa mga nagsasabing duwag ka. Hindi naman yung totoo eh. Salamat na yan. Tara na tayo, labas ka na dyan. Alam ka naman, nagsaspy ka na naman dyan eh. Uy! Uy! Hindi ah! Nangawit ka ba? Hindi. Hello? Hello, Serena. I got your message. Thank you for calling back. I just wanted to tell you about the weird situation. Go on. Well, I dreamt of a naked guy. And in my dream, this naked guy had a scar. And then I saw this naked guy again, and he had the same exact scar. How is this even possible? Maybe it's not a dream. Maybe it's a memory. I think you may already have met that guy in the past. Naghihiwalay si Angel at si Simon, ma'am? I don't know. Pero isang beses narinig ko sila na sinabi nila yung pangalan ko when I think they were arguing. Ay, naku, ma'am. Kangaroo lang ang nagja-jump, so don't jump into conclusions. May nararamdaman. Nararamdaman. In English, feelings. Naku, ma'am. Huwag ganun, ma'am. Feelings lang yan eh. Para namang may nangyari sa inyo ni Simon. Well, times that we had moments together. Mamma mia! Moments? Yun totoo. Pwede ko ba malaman kung ano ang laman nito? Anak, sorry ha. Kasi nakafocus ako kay Serena. Hindi ko namamalayan na may mabigat ka na palang pinagdadaanan. Natural lang naman yun, Nancy. Hindi naman natin matagal na kasama si Serena eh. Hindi, Angel. Kasi dalawa kayong anak ko. Hindi ko dapat na isasantabi ang nararamdaman ng isa para lang mapagbigyan ng isa. Sa sobrang kakaprotekta ko kay Serena, hindi ko namamalayan na naitutulak na pala kita para masaktan. Kaya dapat nga, ako ang nagpo-protekta sa'yo. Para hindi masaktan ang anghel namin. Naku, ma'am. Namodus ka ni Simon. Usong-uso ngayon yung ganyan. Mga galawang Hokage yan. Eh, loko pala to si Simon eh. Ano ba gusto niyo ma-achieve? Mamangka sa dalawang ilog? Leo, pakibilisan mo ng konti nang makarating tayo doon. No. Please do not get mad at Simon. I mean, it's not entirely his fault. I think I'm starting to have issues as well. Because I'm having dreams of Simon. Naked.
kasi siguro dapat sariling ko muna ito. Pero anak, di ba sa lahat ng pagkakataon na umiiyak ka, nandyan lagi si Mamsi. Kaya dapat sa first heartbreak mo, dapat si Mamsi ang unang yayakap sa'yo, hindi ba? Yun. Babantayan ko kayo ng kapatid mo. At kapag nakalimot ulit ako, huwag na hindi mo sa akin ipapaalala, ha? Nandito ako para sa'yo, ang papi mo, si Serena. Ang buong pamilya nandito para sa'yo. Naku, ma'am. Teka, sorry, ma'am. Kailangan ko muna itigil yung sasakyan dahil sa mga kinuwento mo, eh. Unbelievable. Yung napanaginipan ni ma'am, yung hiwa ni Simon bago pa niya nakita in person, yun ang unbelievable. This is just getting me really confused. Because it doesn't make sense, right? Yes, ma'am. Naked Simon in my head does not make sense. Actually, my psychiatrist said that maybe it's not a dream, it's a memory. Nakakaalala ka na, ma'am? I don't know. Pero baka kaya kailangan kong makausap si Simon. Because he's becoming a contributing factor sa nararamdaman ko ngayon. Serena! Pasensya ka na doon, ha? Kasi may... Tama talaga yun, eh. At ikaw, sino ka? Oo nga! Who are you? Ako si Bingoy, kapatid ni Tenten. Go, Brother Tol! Kayang-kaya mo yan! Tawagan mo na! Hello? Angel? Napatawag ka? Istorbo ba bata? Hindi, wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako busy. Kasi ano yun? Nakausap namin si Sir Roxy kanina. At hindi siya natuwa sa performance natin. Sa nangyari sa atin? Sabi niya hindi daw siya papayag na i-disband tayo. So ano? Pag-usapan natin to? Sige, wala namang problema doon. Okay, sige. Kita tayo mamaya? Okay lang ba? Oo naman. Okay ako. Okay, sige. Thank you, ah. Bye. At paano mo ako nakilala agad? Sa Instagram ni Angel. Sa Instagram ni Angel kasi nakita ka ni Angka nung nakita niya na mas maganda ka kay Angel, in-stalk ka niya kaagad. Stalker? Naku, ma'am. Delikado dito. We better go. Ay, delikado talaga. May tatlo pa nga kasama yun, eh. Tatlo! Ma'am, let's go! Wait, Teka lang! Di ba kailangan ko makausap si Simon? Andito ba siya?